Marami siguro ng tanong. Sir, good morning. Good morning. Nasa kamay na po ng mga otoridad si Pastor Tiboloy. Yes. Ano po ang next step ng administration given, sir, na meron tayong extradition treaty with the U.S.? Well, the extradition request is not just there. Besides, the judicial processes that all of Ibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Oh, shout out kay Alice Daruka. Because we have what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. And therefore, it is now within the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. So that is the situation now. We will have to look at that. But for the moment, hindi extradition ang tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niya ngayon. Next question, Chana, please. Sir, good morning. So, harapin ni Kibuloy yung ano, yung mga kinaso dito sa Pilipinas, and then syempre, no? I think harapin din ni Kibuloy yung mga problema niya doon sa Amerika. Nako, Kibuloy, matindi-tindi pag Amerika yung makabangga mo. Oo. Good luck na lang talaga. Diba? Wow. Hey, Angel Monteroso, shout out po. Own work phone? Why? There are Philippines, bakit sila nandun? At bakit sa kanya nag-surrender si Pastor Tiboloy? Well, ganyan naman talaga. Madalas naman mangyari yan na may augmentation sa AFP. But let's be very clear. This was a police-led operation. It was a police operation. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan, ay, as I said, augmentation. As you can imagine, all through these past months, all the intelligence services were involved, both in the police, both in the AFP, even our civilian intelligence services. Kasama lahat yan para malaman natin ano yung dapat natin gawin and what are the movements that can be attributed. Claudine Salar at kaya Nelsa Dulit, shout out. To Pono Kibuloy. Bago tayo mag-proceed dyan, may sagot dito eh. May sinabi si PBBM dito eh. Ito po. Well, ganyan naman talaga, madalas naman mangyari yan na may augmentation sa AFP. But let's be very clear, this was a police-led operation. It was a police operation. Mm. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan, ay, as I said, augmentation. As you can imagine, all through these past months na, all the intelligence services were involved, both in the police, both in the AFP, even our civilian intelligence services. Kasama lahat yan para malaman natin ano yung dapat natin gawin. Okay, thank you po kay Ma'am Chaychera sa kanyang ano, sa kanyang pakulay. Maraming po, salamat po sa iyong blessings. Ayan. And what are the movements? Thanks BPM sa mga updates. Ay, salamat din po Ma'am Chaychera. That can be attributed to Apollo Kibuloy, Mr. Kibuloy. At yan ang kaya naman may augmentation. Kung maalala ninyo, nung una silang pumasok, after 24 hours, 36 hours, hapong-hapo na yung mga pulis. Mm. So ang ginawa namin, para marilyebo naman sila ng konti, ay nagpadala kami ng sundalo na AFP. That was about 2.5 weeks ago. Nagpadala tayo ng AFP para mag-augment, makapagpahinga naman yung mga police natin. But eventually, when that was okay, nung na pwede na naman yung police natin, we withdraw na naman natin yung AFP at ang police na naman ang nag-front line. So ano yun? AFP at kapulisan natin, PNP, no? May pagtutulungan sila, no? So okay yun. Wala namang problema. Walang masama doon. No? Ang pangit lang dito, pinapalabas ang mga... pinapalabas ng mga bayaderos na doon daw sumuko si Kibuloy sa AFP. Diba, katarantaduhan? Sinong inuuto nyo? Siguro yung mga manunood nyo lang. Diba? Yun lang naman, pero kami? Hindi nyo kami mauuto. So, that's a standard procedure dito sa Pilipinas. Madalas naman talaga natin ginagawa yan. May nagalit si strong woman na animal. Oo, animal din yung buong pamilya mo, puking ina ng pamilya mo, strong woman, putang ina mo. Ha? Animal ka, putang ina, simula sa anak mo, lolo mo, tatay mo na patay na, putang ina niyo. Oh? Animal daw na presidente, nahuli lang si Kibuloy, ginawa mong animal.
Gusto mo pugutan kita ng ano eh, ng dila eh. Dila tuloy. Gago ka? Ang tatawaging animal yung presidente, putang ina mo. Pakilala ka! Kung matapang ka, gumamit ka ng mukha mo at totoo mong pangalan. Putang ina mo ka. Dilitan kita sa liig eh. Ulol ka? I think what you all want to know, let me take you through the timeline already, what happened here. Over the last 2-3 weeks, we have been getting messages and feelers. Hi guys! Oh my gosh, sobrang excited na ako. Big fan niya talaga ako ever since. Bakit? Ito yung karugtong. Ito pa yung karugtong. Kung maalala ninyo, nung una silang pumasok, after 24 hours, 36 hours, hapong-hapong na yung mga polis. So, ang ginawa namin, para mariliyago naman sila ng konti, ay pinagpadala kami ng sundalo, ng AFP. That was one. Ito yun. Ito mas mahabang video to. About 2.5 weeks ago, nagpadala tayo ng AFP para mag-augment, makapagpahinga naman yung mga polis natin. But eventually, when that was okay, nung pwede na naman yung polis natin, nilidro na naman natin yung AFP at ang polis na naman ang nag-frontline. So, that's a standard procedure dito sa Pilipinas. Madalas naman talaga natin ginagawa yan. I think what you all want to know... May shoutout kay Recto Rivera. And of course, kay Babang Karasig. Shoutout po. Through the timeline already, what happened. Over the last 2-3 weeks, we have been getting messages and feelers. Alam niyo naman to, yung mga sinasabi mag-surrender si Mr. Tibuloy, basta meron sa mga condition na ano-ano na sinasabi na kailangan na may promise na hindi sa papatala sa Amerika, na hindi ano yun, at kung ano-ano pa. At alam naman ninyo, hindi naman natuloy yun, hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi kung ano yung mga condition na pag-. Yes, tama. Puganti ka eh. Hindi pwedeng ikaw yung masunod. Sumunod ka sa batas, magpasakop ka. O sabi niyo nga, 'di ba? Eh mahina lang yung kaso kay Kibuloy. Mahina lang pala. Oh, ngayon patunayan niyo, ipanalo niyo 'yan. Mahina pala eh. Tingnan natin. Sa pag-aresto sa kanya. Kaya po lang nangyari. Mayan Rotoni, shoutout po ah. And kaya Frederick Labay, shoutout. Ngunit patuloy, meron tayong mga feelers na at sinabi, we were very clear to his people, his lawyers specifically, na hindi maaari na may conditions na mayroon sa nilalagay. At lagi namin sinasabi, basta patuloy na lang ang gagawin. You have to decide what you want to do, but you cannot. We are ordered by the court to enforce this order, and that's what we are going to do. And the putting of conditions is not is not an option for somebody who is actually a fugitive. So, this went on back and forth for the last 2-3 weeks. On yesterday, between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi, handa na raw siya mag-surrender. Sinabi na, very good. Wala ng conditions. Wala yung mga conditions na dati ininalagay. So, sabi namin, fine. Pero sabi niya, sana may presence ng AFP. Dahil wala daw siyang tiwala sa police. So, fine. Yan ang ginawa namin. So, that was around, na-decide na, sabi ko, by 9 o'clock, I can't remember the precise time, but by 9 o'clock yesterday. Walang tiwala sa police, samantalang noon, sa panahon ni Digong, yun talaga, no, nakakawala talaga ng tiwala yung kapulisan noon sa panahon ni Digong. Pero ngayon, naku, ang babait po ng ating mga kapulisan ngayon. Diba? Winawalang hiya na nga eh. Hindi ko alam ba't nila ano, gumanda na kasi yung imahe ng pulis ngayon, pinapapangit nitong mga kulto na to. No? Ginagawang masama. Grabe. Ay, eto pa nga eh. Tinuruan pa nga ni J. Guevara na maging pusher na lang daw yung pulis. Maging mamamatay tao na lang daw. Tingnan mo yung putang inang mukha na yan, oh. Diba? Nakakahiya. Putang inang mukha yan. Sampaling ko yung liig mo, eh. Bobo. Grabe. Mag-Bible study si Gabe Aboloy sa Rehas, believe it. Pwede yun. Magturo siya ng ano doon. Oh. Diba ano? Anak siya ng Diyos. Magpakalat siya ng ano, kung ano may ituturo niya dun sa loob. Tayo ay magtuturo ngayon dito sa Beleben. Ano kayang ituturo? Pag ano, yung pag-cute-cute dyan. Ay, Sus Mar Yosef. Patuloy natin ito, tuloy. In the morning, I was able to say, sige, tuloy nyo na. Agree to those, to that
the scenario. So, and that was it. So, tuloy-tuloy ng pag-usap. How did we do it? Where did this go? By, at the 3:40 in the afternoon of yesterday, lumipad na yung C-130 papuntang Davao para susunduin na siya. And that is exactly what happened. Pagbaba ng C-130 sa Davao Airport, pinuntahan na nila ang compound at natuloy na yung kanyang pag-exchange. Dinala na siya, sinakay siya sa C-130 para dalhin dito sa Maynila dahil kailangan ang unang... Sino na mag-alaga kay Stephanie? Huwag kayong mag-alala. Eh, may mga, alam mo, pag kasi, ano, mga miyembro ni Kibuloy, maraming manyak dyan eh. Diba? Maraming manyak na mga miyembro si Kibuloy na naglalaway sa mga tinikman ng kanilang pastor. Ngayon, feeling ko lang naman, malaya na silang makatikim. Kasi nakulong yung pastor nila. At sa mga pukpuk girls na alaga ni pastor dyan, ni Kibuloy, mga pukpuk kayo, oo. Sino pa? Yung mga nag-iiyakan dyan na sabi, mahal namin si pastor. Diba? Kumusta kaya yung mga yun ngayon? O siya, sige na. Pwede na kayong tumikim ng ibang batuta. Wala na eh. Kulong na yung pastor nyo eh. Pwede na, pwede na. Sino nag-utos? O, si ballpoint man lang naman. Naging kaso niya, ipasig. So, itong reaction ko po, may halo po itong panggagago ha. Pag masasaktan yung mga ano dyan, mga tatanga-tanga. Muna sa akin. And that's essentially the timeline of what happened yesterday. The events after things that were not really moving, kung hindi dun sa atin, yun na nga, pinasok na yun ng police yung compound, nag-uukay nga tayo dahil ang intelligence natin ay sinasabi talaga ng doon siya. Patuloy yung aming operation. So that convinced the police that people. Ay, may ads. May ads lang. Ay, Biahidor Rakel, shout out. Sino ba to si Biahidor Rakel? Business na yung magtapos siya. Dapat magpasa siya. And, so, well, I'm happy that this is over. We can now resolve and look at the allegations that have been made against him. I have to comment our PNP. This is police work at its best. This is what the PNP can do. Hayop mukha ni Guevara. Gusto niyo makita mukha ni Guevara? Sige, pakita ulit natin. Yan. Yan po yung mukha ni G. Guevara. Tapos, ang sabi ng tito ba yun ni Guevara? Tito? Or uncle? O ano bang tawag dyan? Basta kamag-anak nila. Sabi niya, babarilin daw si Tore. General Tore, babarilin daw. Di nagpakita siya ngayon ng baril. Oh, yan po yung lumabas. Yan yung babaril. Yan daw, babarilin daw si ano, si General Tore. Pagkabobo talaga nitong animal na to, oh. Naglaro pa. At tanda-tanda mo na, naglaro ka pa dyan. Hoy! Naglaro! Ano yung ginagawa mo? Utang ina mo ka. Ilang taon ka na, may bulbul ka na. Naglalaro ka pa ng pambatang ano? Ano yung baril-barilan? Grabe. Alam mo yung may mga sira sa utak. Ito yun. Yung tao na tong animal na to. Masabi ko lang. Itong animal na to, ang nagpapalamon sa inutil na pamilya nito ay si G. Guevara. Okay? Si G. Guevara po ang sumusuporta. Pagkalaki-laki ng... May katawan naman. Kumbaga, wala naman sakit. Hindi naman payat. Pero tamad, batugan ng animal. Umaasa kay G. Guevara ang animal. Umaasa doon sa G. Guevara na yun na puro paninira yung ginagawa sa ating gobyerno. Ang nagpapalamon po dito sa gago na to, si G. Guevara. Tingnan nyo. Tatanga-tanga na. Tutukan ba naman yung camera tapos laruan yung itututok? Minura pa po si Tore. Diba? Minura. Tapos babarilin daw niya. Grabing kabubuhan ito eh, no? Eh, oh. Sinong tinutukan mo dyan? Pag nakita mo naman in person, liliit naman itlog mo.
Grabe talaga. De, totoo po yan ha. Si Jiggy Barra po yung nagsusupply ng pandog po dito sa mga animal na to. K.O. Hindi naman sila nababagay nung kumain ng bigas eh. Pandog po ka lang, boy. Diba? Ayun ako po. Anyway, tuloy na tayo dito sa ating pinapanood. Well, at maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. But this is what policemen do. They go after and enforce court orders and go after those who have been, those who have had cases fight against them. At nakita natin, decidido ang ating mga police at ang staff lang po sa kanila. Itong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggang makuha ng siya. And that's exactly what they did. Nakita niya naman, you know, this is, we had to engage so many parts of the agencies, mga teknika, yung mga intelligence services lahat, kasama lahat dyan. But it was in the end, it was a police action that brought the... Ay, thank you guys sa 633 thumbs up natin dyan. To the arms of the law. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganito mong iisip ko din. Hindi siya lilitaw kung hindi namin pinabol ng gusto. Ang pagkakaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabi yung surrender, I don't know, maybe the legalist can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station. Yes. O sa, ayaw ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sasabihin ko, an official authority. Sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko, may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang police sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, Okay, thank you, Dukhang taxi driver. Shoutout kay Romel Habon. Shoutout po. Papakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, that he was still displaying a modicum of leadership to his follower. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented by the AFP, augmented by the civilian arms of government. It was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that walang, kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries, sige, sa tubakan, sa girean. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang naparil. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng kumasok sa KOJC compound, lahat ng taon natin, ni isa doon ay medal ng parin. Wala sa kanilang medal ng parin. Dahil hindi mo naman naman, kung medal ng parin, iba naman iba yung nagiging usapan. Eh, yung instruction ko sa kanila. Wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gusto masaktan yung mga member ng KOJC. Dahil hindi tulungan na nila yung kanilang... Yes, hindi naman intensyon ng ating gobyerno na manakit doon eh. Actually, sila pa nga yung nananakit sa kapulisan natin eh. Pinapahiya nila, binubuhusan ng mga madudumi, yung ating kapulisan. Minumura, dinuduro. Diba? Oh, wait lang, may re-replyan lang ako. Kasi tuloy lang natin habang may nare-replyan lang po ako. At shout out muna. Shout out kay Alex Asam. Magandang hapon po. Yan. Bakit pinasakot natin sila sasaktan? Bakit tayo magdadala pa rin? So, ganun na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved, ang ating chief PNP, ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, or sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that this phase of that operation is now over. And we now leave Mr. Pipuloy to the judiciary, to the judicial system. Siyempre, papuntay na, pinatama naman ang nangyayari na lahat ng kanyang karapatan, walang nasasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang... Congratulations sa ating kapulisan, okay? AFP, congratulations sa mga matitinong vlogger na kumakampi sa katotohanan. Congrats, mga... sa lahat, no? Congratulations, no? Kasi, tingnan nyo, hindi nagtagumpay talaga yung kasamaan. Diba? No, yung masama. Yung masama, yung nabaon. Ano to? Mukbang live pala ito? Nasarap. Matamis. Ano to? Mukbang...
Basta, congrats po sa lahat! Ang ina! Grabe! Congrats kay Kwan General Torre! Mm-mm, congrats, congrats! Ma'am. Magdadala nga ng... ano, bitin naman. Ah, so anyway, yun lang yung ating ano ngayon mga pre, no? Congrats po sa ating lahat. Ayan na. So, ang mga kasamaan, hindi magtat... Bitin. Okay na yan. Mamaya, kakain ako dun. Tama na. Bitin. Mamaya, kakain ako dun. Para na ako si Ruben Padilla nito, ah! Hoy, huwag ka mag-gayom! Grabe! Jakitan ko nga muna itong iba. Okay, tandaan po ninyo ha, hindi ko po idol si Ruben Padilla pagdating dyan sa Senado. Ma'am Lini, santay ni shoutout. Hindi ko po idol kasi mukbang na mukbang yun eh. Pinapilit lang ako eh. So yan mga pre, kita-kits po tayo mamaya. May live po ako mamaya.